sa bansang Indonesia ang palakana ito matapos ma-upload sa channel ng Terbaru. Agad itong umani ng libo-libong views dahil sa kakaibang mga palakana ito. Ito ang mga uri ng mga palakang bukid na madalas nating makita sa parang at normal na mayroon lamang mangilan-ngilan namang nabuhay sa kalagayan ng pagkakongenital o magkakabit ang mga ito. Kadalasan nang makikita na may isang katawan na may dalawang ulo o isang katawan na may isang ulo na may mas maraming mga paa. Katulad ng mga palaka na mayroong 5 hanggang 6 na mga magkakadugtong na mga paa sa harapan. Pero kakaiba ang isang ito na nasa video dahil 3 ang ulo ng mga palaka sa iisang katawan. Binansagan ang palaka na ito na The Great Mystical Frog. Ayon sa paniniwala ng ilang katutubo sa Indonesia, may dala daw itong swerte sa taong nakahanap nito. Ang simbolo ng mga palaka maging sa kultura at matagal ng dinastiya ng China ay may dala ding paniniwala na nagdadala daw ng swerte ang palaka. Sa mga pamilyar nito, madalas makita ang palaka sa mga lamesa ng mga negosyante na may kagat-kagat na barya. Paniwala ng ilan, simbolo daw di umano ng palaka ang kayamanan. Ang mga espiritu ng palaka din ang nagbabantay sa mga tagong yaman na nakabaon sa ilalim ng lupa. Kabilang na dito ang mga ginto, mga diamante at mga tanso. Pag-usapan naman natin ang kondisyon ng palaka na nabanggit sa Biblia. 2 beses matatagpuan ang konteksto na ito. Sa Exodus, ginamit ito bilang pangalawang salot. Sa Apokalipsis naman, inilarawan ang mga espiritu ng mga demonyo na katulad ng isang palaka. Sa kaalamang astrolohiya at agham mistika, ang pananaginip naman sa mga palaka ay sumisimbolo ng kapanganakan, pagbabago at mga bagong simula. Dumako naman tayo sa mabilisang trivia. Alam nyo ba na mayroong 4,700 na species ng mga palaka sa buong mundo? Ang mga palaka din ang bukod tanging mga nilalang na nagtataglay lahat ng kulay sa mundo. Mula sa matingkad na berde, itim hanggang sa kulay ube at kahel, meron nito. At katulad ng ahas, dumadaan din sa molting process ang mga ito. Ito ay ang pagpapalit nila ng mga balat. Hindi katulad ng ahas na iniiwan lang nito ang balat. Ang mga palaka ay kinakain ito. Ang pag-iingay naman ng mga palaka ay tinatawag na croaking. Mula ito sa mga lalaking palaka na nagtatawag ng kanilang aasawahing palaka. Bagamat makikita na natin ang mga palaka sa tubig, alam nyo ba na hindi umiinom ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga balat. Mayroon namang isang palaka na matatagpuan sa disyerto ng North America, ang Desert Spadefoot Toad ay kayang mabuhay ng hanggang 7 taon na walang tubig. Nagtatago ang mga ito sa ilalim ng lupa. Binabalot nila ang kanilang mga sarili ng kanilang mga malalapot na uhog habang naghihintay ng patak ng ulan. Ang pinaka nakakalasong palaka naman ay ang Golden Dart Frog. Ang balat ng isang palaka na ito ay kayang pumatay ng hanggang 1,000 tao. Pero sa kabila ng pangit na imahe ng palaka, alam nyo ba na ang pinakahuling nadiskubre ng mga siyentipiko nitong mga nakaraang mga taon, natuklasan nila na mula sa palaka ang pinakamalakas na dosage ng isang painkiller, 200 mas higit na mas malakas kesa morphine. At ito ay matatagpuan sa balat ng palaka. Sa usaping nakakadiri, isa na ang palaka sa pinakapinandidirihan. Pero alam nyo ba na noong mga unang siglo pa, nagsimula ng kainin ito ng mga tao. Natuklasan nila ang kasing lasa ito ng manok. At kung protein ang pag-uusapan, mas higit pa ang makukuha mo dito kesa sa karne ng baboy at manok. Nagtataglay din daw di umano ang palaka ng kakaibang aphrodisiac para sa mga lalaki. Kung may problema ka na sa pakikipagtalik, kumain ka lang daw ng palaka at siguradong burado ang problema nyo ni Mrs. Sa isang artikulo ng dailymail.co.uk, may isang uri ng palaka na ngayon ay sumisikat dahil sa kakayahan nitong makagamot ng karamdaman katulad ng depression at anxiety. Ang lason ay kinukuha mula sa balat ng palaka na ito, dadaan sa proseso ng mga laboratorio para tuluyang maging gamot sa iba pang karamdaman tulad ng lagnat at infertility. Sa kapanahunan natin ngayon na kung saan napakailap ang natural na lunas dahil sa pagdepende na natin sa mga uri ng medisina na sintetiko at kadalasang may malala na ding mga side effects, nakakatuwa lang isipin ng mga tao ay bumabalik sa kalikasan
upang muli ay tuklasin ang mga primitibong paraan na dati nang gamit ng ating mga sinaunang ninuno. Yun nga lang, sa kanilang paghahanap ng lunas sa karamdaman, napapagdiskitahan minsan ang mga palaka na gawing handa at inihahain sa hapagkainan. Ang gamot na sana ay magsilbi sa mas makabuluhang paraan ay isang dagdag peligro na tagapaghatid pa ng mas malalim na karamdaman dahil sa katakawan. Sadyang may mga nilikha sa kalikasan na dinisenyo para lang sa kanilang ukol na kagamitan, hindi upang kainin, kundi magsilbing lunas sa mga bago na nating mga nagsulputang mga karamdaman. Ang palaka na ito, na bagamat larawan ng karumihan, ay mga nakakamanghapad ding mga nilikha na may angkop na kasangkapan. Sana lang kung ang dagta pala ng mga balat ng mga ito ang pinakamabisang lunas para mapaghinahon ang depresyong nararamdaman, sana ay magamit ito para matugunan ang lumalalang kalusugan ng isipan sa gipin ng mga naghihingalo na nilang bilang. And oh boy, malay natin, baka nga nasa mga palaka na pala ang nawawalang prinsipe na isinumpa dahil sa kanyang kapilyuhan. Baka ito na ang prinsipeng sasagip sa malalang pandemya na nangyayari sa kasalukuyan. Malay natin, wild imagination lang naman. Mga ka-info, maraming salamat sa iyong panonood at pagdalaw sa aking munting channel. Kung bago ka pa lang, bakiklik ang subscribe button at notification bell. Ito po ang Infographics. Hanggang sa muli nating kwentuhan.